kalusugan ay may sakit. Ano pang sabi ng Department of Health? Ay, Department of Health. World Health Organization, paano dinidefine ang health? Ang sabi po dito, pasensya na po dito English, ano? Pero paniniwala na lang tayo ng mga nanaunawa ng English. It's a state of complete physical, mental, and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. Hindi mo po, ibig sabihin na tayo walang sakit, ay tayo malusog na. Hindi po. Ito po ay base sa definition ng World Health Organization noong 1948. Pero lately po, just recently, siguro several years ago, isinama na po yung aspeto ng spiritual. Dahil sa ayon po sa mga studies, sa mga research, yung mga tao pala simba at religious, mas less at incidence ng pagkakasakit sa mga tao ito. Napatunayan po yan ng siyensya, hindi yan sabi-sabi lang. Kaya po isinama na hindi na lang physical, mental, kundi spiritual aspect of well-being. Yan po yung makakakunek. Pero ano sinasabi naman ng nakasulatan? Bakit kailangan natin maging physical healthy? Bakit? Alam ko ba niyo yung pagkakasakit? Dahil sinadya ko ikaw na ako sulit ang katawang at nagkasakit kapag kaya ng kasalanan. Yun nga raw, pagiging malusog yan po, yet by itself is an act of worship. Bakit? Kasi ano sabi? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which ye have of God, and ye are not your own? Ating katawan hindi ating sarili. Kaya wala tayong karapatan na abusuin ang katawan natin kasi ito hindi atin. Hindi pwede iinom ka ng inyo ng alak hanggang gusto ko kasi ano katawan ko naman ito eh. Marami kayong makikita ngayon ng mga tao na nagpapakato. Uso eh. Trend. Pero wala daw karapatan na sirain ang ating katawan dahil ito'y atin. This is not our home. Ito po ay templo ng Diyos. Kaya kung ano mang ginagawa mo sa katawan mo, ginagawa mo sa templo ng Diyos. Kaya wala tayong karapatan na maging, na hindi maging fit. Kasi gagawin natin ito kasi ito'y templo ng Diyos. Kung siguro lahat ng tao ang mentalidad ay gano'n, na inaalagaan natin ang katawan natin kasi iniisip natin ito'y hindi atin, kailangan natin alagaan bilang pagsamba sa Diyos. Ay wala sa atin basta magkakasakit. Ano po? Meron po dito akong kaunting ang tawag dito, data, facts. Maraming everyone looks up to the United States as a land of, wealth, para magkanaan, kumbaga sa mga Israelites. Lahat gusto makapunta sa Amerika at Allah, pagkapunta ka na Amerika, parang wow, big time. Nasabi, may kapatid ako sa Amerika, may anak ako sa Amerika, parang big time ba? Pero alam niyo ba na ang Amerika ay most indebted nation in the world? Siya man ang pinakamayaman, siya rin ang maraming utang. Pinakamaraming utang. And the weakest families in the Western world. Yung Western world dyan sa US, South America, North America, Europe, yun po ay Western part ng mundo. At sila ang pinakamaraming mahihina ang pamilya. Kaya nga ang divorce doon, kami-kami lang magpakasal kami. Next month, divorce na kami. Sa susunod na buwan, may bago na ako kasama. Ganun doon. Sila din kaya highest divorce rate in the world. And they are becoming, actually hindi becoming, they are already the most unhealthy nation in the world. Natulad ang pagkain, naked, kahit tinapa at itlog na pula ngayon sila. Lahat ng pagkain sa buong mundo, kung saan man galing na bansa, meron sila. Pero bakit sila unhealthy? Bakit sila unhealthy? Ito pong data ko dito ay kailangan ko nang i-update. Sabi nito 70% are overweight. I don't believe so, maybe mas mataas pa ang overweight incidence ang prevalence sa Amerika. At diabetes in 20 years. Unfortunately, tayo pong mga Pilipino ay bumahabol sa Amerika pagdating sa problema ito. Ang overweight and obesity. Kasi habang ang Amerika ngayon ay nagbabawas ng consumption ng soft drinks sa base sa mga pag-aaral, ang Coca-Cola ay nalulugi na pagdating sa business kasi bumababa ng consumption. Kilala niyo si
di ba? Naging mayor ba siya ng California? Somewhere sa US? Or governor? Governor. Pinagbawal niya sa lahat ng pampublikong paaralan sa lugar nila ang pag-inom ng soft drinks. Kasi nagiging kumis ang kabata sa bagat taba. Hindi pa yung problema sa ngayon sa Pilipinas. Mga matatanda ang tumatabangan sa atin. Pero yung pinagbawal, sa pagtipas ng mga panahon, ang cancer sa Amerika sa 10 tao, parang 4 o 5 may cancer. Pag-antas ang incidence ng cancer doon, parang pag sinabi may cancer ka, it's an ordinary thing. Hindi ka gaya yung, ha? May sakit, may cancer si kapatid na ganito? Doon, hindi. Pakaraniwan na lang. Dahil sa kanilang lifestyle at food consumption. So, pinagbawal. So, ang Amerika ngayon, generally aware na sila, unti-unti na nagbabawas ng pag-inom ng soft drinks. Pero, ako'y nalulungkot, galing kami sa Kenya, dalawang taon kami sa Kenya. Kauwi lang namin last year, mga August. Ang mga bata doon, trip sa kanila ang pag-inom ng coke. Maliliit na mga bata ang ganyan, nagsisinom ng coke. Sabi ko, kanaramdaman namin mag-asawa ang challenge ng kalusot, ng pagtuturo ng mag-health education sa kanila. Kasi sa kanila, kabi-kabi lang, pag nakita niyo mga African, di ba nalaki nila? Ang lalaki nila kasi kumain. Siguro 4 times yung kain ko nung kain nila. Ang lalaki nila, galak pa ng mga balama. Ang mga bata ay, ang batas na kaya ang ginawa ngayon ng cocaine, pinunta sa mga developing and underdeveloped countries yung grupo nila. At yung sakit na Amerika ay napupunta na sa atin. Nagiging epidemic na ngayon ang obesity ng patay. Anyway, pero tingnan ko natin yung nasa baba. Don't look to Christians for setting an example in this area either. A whopping 76% of Christians are overweight. Tayo, ang ipinagkaiba natin sa ibang grupo ng mga tao sa ating bansa. Tayo ay sabi nga nila, health ano? Health conscious. Tayo ang grupo ng mga tao or religious organization na advocates of health. Kaya nga tayo nilatindigan nito, hindi lang sa dahil sa sinabi ng Bible, kundi tayo ay alam natin na kailangan natin ingatan ang ating katawan bilang templo ng Diyos. Pero tayo hindi nagiging magandang example. Bakit? Kayo po ang nakakaalam. Mga potlucks, etc. Alam niyo po yan kung bakit tayo hindi nagiging. Dapat tayo magiging example sa kanila. Pero mga Adventist, ang lakas, hindi ka umiinom ng alak at pinanginigal nyo ang makasama kumain ng karne. Hindi pa bubuhay ng walang karne. Hindi matatapos ang pagkain ng hindi uminom ng soft drinks. So hindi pwede sabihin na tayo Kristiyano at alam natin ang katawan natin ay templo ng Diyos ay tayo ay magandang example na tingnan po natin ang ating mga sarili, alam tayo ang makakalan. Pero bakit hindi tayo nagiging example sa kanila? Kasi po, tayo wala tayong bisyo, di ba? Sabi daw yung mga Adventist, magaganda yan, wala. Walang bisyo yung mga yan, hindi nagsusukal, hindi nagsisigarilyo, o hindi umiinom ng alak. Pero, kinakain, kumakain tayo ng mga hindi din dapat natin kainin. Hindi nga bawal sa kayo sa Biblia, pero hindi nakakaganda ng ating kalusugan. Ang food kasi naging source of comfort sa akin. Sa maraming bansa, yung mga matataba, sabi nila merong emotional problem yung mga yan. At dahil sa emotional problem, ang ginagawa nilang comfort ay pagkain ng chocolate, pagkain ng soft drinks. Ako ay nakapag-break sa aking boyfriend sa halip na hindi kakain-kain yung mga chichirya para maging masaya. So, nagiging source of comfort ang food. At nagiging addicted na tayo. Ayun pong soft drinks, sa totoo lang po yung nakaka-addict. Tingnan niyo yung mga tao na yung pinag ng soft drinks, hindi na nasa-satisfy, wala silang sa diet, sa pagkain, hanggang hindi sila kumakain ng soft drinks. Marami na po makita diyan, mga doktor pa. Kada meal, isang soft drinks, hindi matatapos ang pagkain ng soft drinks. Alam po ba ninyo, ang isang bote ng soft drinks ay 9 drug teaspoons na sugar? Isipin mo kadami. Kaya pati mga bata ngayon, ang tataba. Nakikita ko pa pumunta ako sa SM. Sabi ko nung panahon namin, nung kami ay high school, mga sexy talaga, mga balikinita ng mga kabataan. Kasi ang pinagdala naman namin yung pag-resist ay nilalang saba asuhan. Pero ngayon, ang mga kabataan, mga 13, 14,
Yan po ay dahil sa pagkakaiwan ng banggit. Ang Pilipino sa tayo sa FNRI, Food and Nutrition Research Institute, ay hindi pa masyadong rampant ang obesity, pero meron tayong tinatawag na central obesity. Kung saan, hindi tayo mataba, pero yung ating abdomen, central part ng ating katawan, ang siyang mataba. Kahit sa mga young people, nakikita ko yun. Ang dalaga ng mga puso ng mga dalaga, may dalaga pa. No, kasi dahil po sa dalaga. Okay? So, ano dapat para natin gawin? Madali ba ang magbago? Ang sabi nga, the hardest thing to change is change. Change pa kayo. Mahirap magbago kasi nakasanayan mo na. Subukan mo ng isang tao, sabi mo, huwag ka lang kumain ng isda. Ay, pag naman doktor ako hindi ko sa pagkain ng isda, nakasanayan mo na. Paano pa rin ko ng pagkain ng isda na sa isang tao na bakit na sa isla? Na yun ang ano lang, pinakang number one na source ng pagkain ay ang dagat. Pero paano natin gagawin, kailangan na talaga natin magbago. Ano ang ating babaguhin? Ang sabi dito, what we put in our bodies, ano ang pinapasa natin sa ating katawan? What we do with our bodies, ano ang ating ginagawa sa ating katawan? Inaabuso ba natin? Umiyak ba tayo? Tayo may pahiga-higa, hindi man lang tayo nag-exercise. Basically, yan po ang tinatawag na? Na? Wala pa lang natin. Ayan siya lang. Sorry. Lifestyle po. Yan po ang tinatawag na lifestyle. Kasi ngayon, kami kami lang marinig ang Department of Health mismo. Meron silang lifestyle programs, meron silang hakaw na. Kasi nare-realize na mga developing countries na mahalaga ang lifestyle. At tayo mga Pilipino nagkakasakit na. Okay lang ang Amerika kasi sila ay mayaman na bansa. Pero sa mga bansang katulad natin, hindi naman tayo mayaman. Kailangan tulungan natin ating sarili. So, we have to change our lifestyle. So, ang lifestyle daw po is the sum of daily habits. Kasi tanong ka, ano yung sabihin naman na ba? Ano bang lifestyle? Meron tayong narinig na salita ng lifestyle modification. Yan po ay sum of daily habits of a person na may tatlong magiging kahihinatnan. Maaaring kalusugan, tingnan mo si nanay ganito, yan ay matanggalin buhay pa. Bakit? Kasi maganda ang lifestyle niya. Pwede rin po yung mauwi sa pagkakasakit. Bakit ito si ganito yung nagka-cancer? O bakit si ganito ay na-stroke? Kasi mahilig sa pagkain ng karne at taba-taba na may hindi nag-exercise. Pwede rin po maging source ng healing. Isang tao nagkasakit, nagbago ng lifestyle, bumaling. So, napakahalaga po ng lifestyle sa ating physical na aspeto ng kalusugan. No? Dahil tatlong kahihinat na. Okay. So, paano po tayo magsisimula? When and where do we start developing our lifestyle? Sabihin na natin, our healthy lifestyle. Paano, hindi ko po alam paano magsalita. Kahapon nga, meron akong pasyente na mataba, meron siyang pneumonia. Siguro siya yung mga 65 or more, 70 years old. Isang ko, may diabetes, may pneumonia, kaya ako ang pinahihirapang huminga, at hypertensive, sabi niya. Eh, siyempre, nag-rouse ako, pinakinggan ko nanay. Siguro po bukas na kayo umuwi kasi medyo hindi pa maganda ko po. Kailangan nyo po magpa-lose ng weight, magbawas ng timbang. Ang tanong sa akin, eh, doktora, paano po ako magbabawas ng timbang? Eh, di, medyo natagalan ako sa room niya, eh, dami ko nararamas ng pasyente. Sinabi ko, ganito po ang gagawin. Kailangan ko kasa, nag-rouse na naman ako. Ay, pwede na kayo umuwi ng nanay. Doktora, kailan ka ulit mabalik dito? Sabi ko, eh, next week po. Sabi mo, doktora, sa akin ng araw at gusto ko sa iyo ako magpapa-check up, magpapakonsulta. Kasi marami akong naririnig sa iyo na hindi naman yung sasabihin ng ibang doktor. Tinuro ako, itong kakainin mo sa hapon, ganito, itong babawasin mo. Ay siya ay, ano, aabangan daw niya ang magdali ko, hindi daw siya magpapa-check up hanggang hindi ako dumadating, sabi niya. When and where do we start developing our lifestyle?
Kasi po yung life cycle, kaya tayo ba dito, we do the way we do, we eat the food that we eat because of our culture, our environment. Sabi ko nga, bihira na makakapit na ng tao galing sa isla na hindi kumakain ng isla. Bakit? Environment. Bihira na makakapit na ng tao sa isla na hindi kumakain or sa Pilipinas o sa mga barangay na hindi kumakain ng malunggay. Kultura na din yan po minsan na, halimbawa, pumunta ka sa South, bihira na hindi kumakain ng daing. Merong isang taga-South na napakasawa ay taga-Congo, African. Sabi na sa dami-dami ng pagkain ng Pilipino, hindi ko matutuwang kumain ay kumain ng salted fish. Siya'y nababahuan siya kasi hindi nila yung kultura. Sa atin, sa Kailanganuhan, kahit kaano kabaho, ang bagoong. Hindi sila mabuhay ng walang bagoong. Kasi kultura. Opo. Kaya, saan natin nati-develop yung culture at environment natin na kinalakhan? Sana po umpisa yan. Sa tahanan, sa church, ang ibig sabihin ng church ay yung mga habits sa church, yung mga activities, kagaya po ng potlucks. Saan ba tayo natin ng mga potlucks, diba, sa church? Hindi kagaya sa Amerika na yung potluck ay karaniwan lang. Kahit ka birthday, potluck eh. Na natatawa, yung pagpunta ko sa birthday yan, ang supposed to be sa Pilipino, ang naghahanda yung may birthday. Doon, ang lahat ng atin ng may birthday, may bibit na pagkain at pagsasarusaruhan ng lahat. At first time ko na nakakita ng patlang nakasalam. Tawa ko ng tawa, sabi ko, kasalang patlak. Kasi itong Pilipina, ang napanasawa yung African. Eh, parang gusto dyan, sa ayas, siyempre wala nang pagkukunan, puro nga gastos sila, wala nang trabaho, so, mga kaibigan ng mga African, kanya-kan din dalawang pagkain at ito ang kanilang matrimong potluck na pag sa atin sasabihin ng mga taga-alaga at taga-pundong, kaya naman, nagpangasal, eh, at di ba ganyan tayo? Pero, kultura. Nga, kultura. Ano natin sila pwede i-condemn or i-criticize. Sa school, kaya napakahalaga po na sa school ay tama pagkain na ino-offer nyo sa mga bata. Ako natutuwa, Pastor. Kasi, pumunta kami sa Cavite, just lately, last weekends na doon kami sa Marabundon. Naging kaibigan namin si Doktora o, nandiyan, Orenciano. Siya ay nagtatrabaho sa Department of Health. Siya ang nag-physical exam sa prutas. Sabi ko, ay, malas mo. Sabi ko, dapat natutukang kumain ng prutas at kailangan yan, antioxidant yan. Eh, yung mga anak ko hindi rin marunong kumain ng prutas. Paano tuturuan ang ina, ang anak, na hindi din siya kumakain ng prutas? Sabi ko, ay hindi pa huli ang lahat. Kung ikaw, hindi mo na ma-develop yung habit niya. Anak ko, turuan mo na. Kawawa ang batang lumaki na hindi marunong kumain ng prutas. Kawawa. So, ang pag-develop po ay magsisimula din sa tahanan, sa school. Ito ang mga bagay na nagpapa-influensya ng ating lifestyle. At pinakamalakas po sa tatlo yan. Ito yung tatlo, home, church, and school. Pinakamalakas po para sa akin ay ang tahanan. Bakit? Doon, isinilang ang bata, doon lumaki, unti-unti. Sino bang may kontrol ng pagpapakain ng anak? Ang magulang, maraming beses na nalapit sa akin ang isang ina. Doktora, gusto ko naman ako ng vitamins para sa aking anak. Walang ganang kumain. Eh, ano bang pinagkakakain ko sa ang gusto naman ay palaring hotdog. At karne, pritong manok. Ay, ayaw kumain ng malunggay at ng munggo. Sino bang bumibili ka naman? Ay, maski yung anak mo ay magpagulong-gulong di at magpalakat, kung hindi mo bibilihan, wala siyang magagawa. Tama po? Kaya huwag kayong magtataka ng anak na hindi marunong, hindi walang ganang kumain. Kasi responsibilidad ng magulang, pakainin ng tama ang anak. Habang maliit pa, ay kawawa mo, kami na ba hindi kumakain nga, at ayaw mo ulam. Maghapon ng tubig na at juice ang iniinom. Ay kawawa na, may pakainin ko na nga. Bumibigay ang magulang sa anak. Tama po ba ako pag sinabi ko, ang anak na ngayon ang kumokontrol sa magulang? At hindi magulang ang kumokontrol sa anak. Kaya bakit
bakit? Bakit magre-reklamo? Kung kayo ang mismo hindi nagtuturo sa anak. So ang home po, ang tahanan po ay napakalakas na influensya. Para ang mga anak natin ay maka-develop ng lifestyle. Hindi po natin sila umpisa pakainin ng gulay pagka yung sila ay elementary na. Hindi po. Lumalaban na yan. Nagmamakto na yan. Papasok sa school na walang laman na siya dahil ayaw ng ulam. Hindi naman po natin gusto palagi na lang silang papaluin para lang sila kumain. Ang pagtuturo po ay nasa tiyan pala ay tinuturuan na natin sila kumain. Papaano paraan? Yung pinakain ng buntis, alam nyo may mga smell, ako nagulat na nabasa ko sa isang research. Yung pala pinakain ng buntis, pagdating dito ay, di ba ano, yung dugo ng nanay ay kalugtong ng dugo ng anak, kasi kaya ka tayo naimunan at mayroong puso ng yung umbilical cord. Whatever a pregnant woman eats, the fetus eats. So, yung pala, kahit ka nakain ng carrots, yung anak, na-memorize niya yung lasa ng carrots habang nandupan siya sa tiyan. I was really amazed kung mabasa ko. Kaya paglabas ng bata, pag introduce mo yung carrots sa kanya, baby pa lang, hindi siya mahihirapan i-recognize kasi nagtitikpa ko na yun sa tiyan pa ako, alam ko na yung ano na yan eh. Kakain na yan. So, ang pag-train ng pagkain sa anak, nag-uumpisa pa lang sa loob pa lang ng tiyan. Kung hindi nyo nagawa yun, hindi pa, hindi ang lahat. Pagdating ng 6 months, mag-uumpisa pa sa kanilang solid foods, doon ka magkakataon. Ipag sa'yo lahat. Ang anak ko yung tatlo, hindi ang kumain ng Cerelac. Hindi nakatikin ng Cerelac ang mga anak kong tatlo. Hindi nakatikin ng Gerber. Nag-aaway kami ni Pastor nung huyan akong pangalan ko, sabi ko, may buting ka, tinitig na pinangunan ito, ang aking ito. Sabi ni Pastor, eh hindi. Ipag-mamasa ko yan ng kalabasa. Si Pastor ay nangangahuli sa pupuntahan dahil sa pagpapakain ng anak. Yan po ay sakripisyo at nakapipisyo ko si Linidad sa atin na magulang pangako ng anak. More powerful than any earthly influence is that of a true hope upon human hearts to believe. Yan po ay sabi sa ministry of healing. At ano po sabi pa ni Ellen G. White? There's no more important missionary field than that committed to fathers and mothers. Hindi lang po kami na pumunta sa Kenya ang mga missionaries. Tayong mga magulang ay mga missionaries. Saan ang ating field? Hindi sa Africa. Sa ating tahanan. Kung anong klaseng anak lumaki, yan ang magiging parte ng society. Kaya po ating susidad din ngayon ay pasama ng pasama. Ang dami ng addict, ang dami ng mga kabataan na wayward. Mga bata pa nagiging criminal na. Kasi ang tahanan ay derage. Ang tahanan ay hindi maging tama ang pag-nurture sa mga bata. So kung anong klase magulang ay anak ang mapalaki ng isang tahanan ay yun po ang magiging ano na ating sosyedad. Yan po galing na sa ministry of giving. Kaya po tayo ay hindi na kailangan pumunta ko saan para maging missionary. Teach your children to reason from cause to effect. Naalala ko nung maliit pa si Jaya. Pinapakain ko ng carrots, ayaw. Mas masarap ka naman yung mga candy, ano, sa carrots. Ay, pinipilit kumain. At habang kumakain, may lecture. Alam mo, anak, ito pag kumain ka nito, lilinaw ang mata, sa skin. Gagawin po natin yun sa ating mga anak. Ipaliwanag. Ang mga anak ngayon, hindi basta maniniwala, kailangan may paliwanag lagi. Noong una, ang mga anak ay dala sa tingin. Tingin sa susot at tingin sunog. Ngayon, masakit na nalabunan mo sa kasis, ikaw, umalis ka na dyan sa harap ng computer, ikaw ay ganito, maghapon ka na dyan, ay hindi pa rin nakikinig. Iba na ngayon, ano, iba na. So, ipaliwanag sa ating mga anak, cause and effect. Teach them that if they desire health and happiness, they must obey the laws of health. Ituro sa kanila ang mga sa kalusugan. Yan ay marami sasabihin si Pastor Ligatore Tungkol dyan. Teach your children from the cradle to practice self-denial and self-control. Ibig sabihin, hindi ko kailan kayo matanda na sa kakak. Pukutuloy ko ang sarili ko. Ako hindi iinom ng soft drinks. Hindi ako kakain kami tumasas pa ng presyo.
hintay pang magkasakit bago mag-control. Pero ang pagpupo, ang self-denial at self-control pala ay bata kayo itinuturo mo na. Gustong kumain na dito, naalala ko kasi kahit hindi lang sa pagkain, kahit sa ibang bagay, naalala ko po yung pupunta kami sa SM, maliliit pa yung mga anak namin. Ang pupuntahan ay Toy Kingdom. Noon agad, punta sa Toy Kingdom at matutulungan, tumami ito, gusto ko ito, mahal anak, di natin kaya yan. Ang ginawa namin, para treat sa kanila, pag pupunta namin doon po, bigyan, bigyan 100. Hanggang 100 lang ang gasas ninyo, tapos matitingin na. Ay, ito ganda. Mahal. Balik. So, natututo sila ng self-control. Kahit gusto mo, hindi mo ma-afford. Hindi kaya yung 100. Sabi niya, pag ito lang ang binili ko, ay ito ang binili ko, 100 lang mabibili ko kasi 98 pesos eh. Ay ito na lang ang makakalalo ako. That early, natututo sila ng self-denial and self-control. Kaya pag laki nila, madali mong sabihan ng no. Noong una na pa lang, pag sinabi ng magulang ng no, no. Ngayon, ang bata pag naghingi ng cellphone, kahit na pera at mga po lang walang cellphone sa aming school, ay ibibigay natin. Naalala ko yung panganay ko, sabi niya, nagkaaral sa iyo. Mami, sabi ng kaibigan ko, ikaw naman, ang nanay mo, doktor. Ang tatay mo, doktor, sasabi mo, wala kang pera. Kasi lahat ng kanilang cellphone ay hand-me-down. Alam mo yung hand-me-down? Pinagsawaan ng mga tiyo, tiya, nanay, mami, ibigay. Never sila nagkaroon ng sariling cellphone. Ayaw namin silang mahirati na kung anong gusto, kung anong latest na cellphone, ay meron sila. Kasi hindi maganda yon. Parang ang gusti palagi pang gusti kaagad ay makuha. Kailangan maramdaman nila, mahirap kumita ng pera. So ibig sabihin, ituturo yan kasama sa ituturo sa anak. Teach them to enjoy the beauties of nature. hindi lang sa mall may magandang makikita. Pumunta kayo sa mga sapa, sa mga bundok, mag-mountain climbing, pumunta sa dagat, mag-swimming, learn, teach them to enjoy the beauties of nature. Ang may sabi po ng SNG. So, sasabihin ng mga magulang, dami naman pinag-uturo ni Doktora. How do I teach what I don't know? Parang matuturo, hindi ko nga alam kung ano ang dapat. Tayo po ay alam na natin ang kumustad. Sino hindi nakakalam ng kumustad? Ano ang N? Ano ang E? Alam natin lahat yan. Meron pang celebrations. Choices, environment, liquids, etc. etc. Creation, ganun din po yan. Rest, yung R, yung E, exercise, and so on and so forth. At ang violation of the laws on health, yun yung tinatawag na natural laws. Ay siya dahil mamagay na kakasakit. Sabi dito, all parents, hinahinahin ko po yung parents, ay ibinold ko. Tayong lahat ng mga magulang have it in their power to learn much concerning the care and prevention and even the treatment of disease. Kaya nga po ito yung programa ng ating general conference, yung New Start Celebration na yan. Kasi tinuturukan tayo. Dahil alam ng ating general conference na responsibilidad natin mga magulang na gawin ito. At syempre sa kayo din sa sinabi ni NGY. Ano ba yung natural laws? Paano natin nagbabiolate ang natural laws? By ignorance. Ay, sorry. Alam na masama pala yung kapi sa bata. Nakakita ko ng mga batang pinapadali ng kapi. Pinapakadeli ng Coke, nakita po ako ng ganyan. At sasabihin ng magulang, eh bakit naman dito na lang, ano? Eh gusto eh. Ang bata maliliit, eh lahat ay gusto. Kahit ako isubo mo dyan. Mumuyain yan. Bata maliliit. Minsan, ignorant tayo, hindi lang natin alam, ay doktora, masama pala yung kumakain ka na habang kumakain kayo yung kanaminom. Hindi ko alam mo na. Maraming hindi may alam ng ba. Ignorance. By not taking care, dinineglect lang natin. Sinabi na ilang beses sa iyo na mag-exercise ka, hindi ka nag-exercise. Walang panahon eh. Wala talagang panahon mag-exercise pag wala kang, pag hindi mo bibigyan ng panahon. Kagabi lang,
nag-complain ako kay Ma'am Eden, sakit malikapan ng aking malikat. Buwan na ito, nagkaroon naman ng frozen shoulder, hindi ko na maiikat ng kamay ko, sakit. Eh, tutura na pa, ano ka, massage ka, magpahigod ka, magpapitin. Eh, wala akong panahon. O, hindi ako nagsasuffer. Walang panahon din, hindi binigyan ng panahon magpaano, magpacheck up. Ganun din po yung exercise, walang panahon. Lagi kong maririnig sa ka, walang panahon. Hindi, walang panahon, nakain may 24 hours ka. Wala sa atin na bubuhay ng 25 hours. Lahat tayo 24 hours ka a day. Tayo ngayon ang magbibigay ng panahon sa exercise. Kung hindi natin bibigay ng panahon, ay wala talaga panahon. By mistake, ay, hindi ko naman alam na ito palang pagkain ng, ano pang ma-example dito. Hindi ko naman, nakamali lang ako, hindi ko alam na ito pala'y bawang. Ito pala'y masama. Yung palang nagpuputis ay bawang palang uminom ng ganitong gamot. Hindi ko naman alam kasi doktora, by mistake. Ano pa yun? At deliberately. Ano ibig sabihin ng deliberately? Ano ibig sabihin ng deliberately? Sinadya. Alam ng mali, ginagawa pa. Alam ng masama, uminom ng soft drinks at kape, umiinom pa. Yan ang mga pamamaraan kung paano natin nababiolate ang natural laws of health. Ang sabi po ng Food and Nutrition Research Institute, ito po ay mga myth lang, mga paniniwala na hindi naman tama. Ang sabi dito, eating extra, babasahin ko lang natin ng mabilis para matapos ako at maubos ko yung oras. Eating extra servings of rice, bakery products and candies, and drinking soft drinks in the evening promotes weight gain. Pag kumain ka ng marami, dito mga ito ay kitatapa. Ang totoo po nito, no matter what time you eat, you can gain weight. Kahit hindi lang sa gabi. Ako hindi ka kahit marami sa gabi, parang hindi ako tumaba. Ay, sobra naman ang dami na ano ang sa panghalian. Sobra. No matter what time you eat, you can gain weight. When you eat more calories, then you burn off. Sabi ko nga, kung ikaw ay, parang mayroon ka ng Diyos, ayaw ko naman magpangamuto. Hindi mo kailangan magpakadugo ni kung gusto mo bumaba ang timbang. You can eat as much as you can and yet not gain weight kung tamang pagkain ang kakain mo. Magkain ng carbohydrates. Pag kumain ka ng unpolished rice, kahit dalawang tasa o mahigit pa, hindi ka mag-gain ng weight na kagaya ng kinain mo sa sinigas. Kahit kumain ka ng buong pakwan o isang buong papaya, hindi ka magdadagdag ng timbang, hindi ka tataba. Kasi yun ay fruits, wala ilang kasama ng maraming simple carbohydrates na siya nakakain. So, pag gusto mong kumain, mag-exercise ka. Kung gano'ng kadami yung kinain mo, ay yun din ang iyong i-provide ng calories, hindi ka tataba. Ang problema sa atin, sige kain, hindi nag-exercise. Papalasin lang yan. So, kung ayaw mo magpakabutong ginawa ng anak ko yung nasa kanya kami, pagkaka-exercise, talagang pausapausan, intention exercise na nakita niya sa internet. Araw-araw, yung 5 o'clock, yung kanyang gamit ay napipika sa pawis. Pagkatapos ko pa ay mami, kakain ako. Ang kakain ako kadami, sabi ko, anak, sayang yung effort mo, kain-kain, pinaghirapan mo yung exercise para kumain, pero kung kain-kain ka naman, pero baka kapatid, at least mo magpapatunay, hindi siya tumaba. Maraming kain, dahil siguro sa sobrang intention exercise niya. Kung nakain ka talaga, balance lang. Hindi niya nililifray pa sa sarili niya. Kakainin pa rin kung anong gusto. Magpabili pa rin ng ice cream. Pero hindi tumaba. Dahil sa sobrang intense ng exercise. Ito, fat-free is calorie-free. Huwag po tayong madadaya. Pagpunta tayo sa grocery, nakalami fat-free. Sugar-free, kagaya po ng mga sausage. Sugar-free. Yung po hindi nga sugar na kagaya yung nilalagay natin na sugar, yun naman po yung mga aspartame, aspartame na, yung mga artificial sweetener, mga chemicals po yan, kung tayo madadaya. Opo, tama yan. Tapos, ang sabi ng carbohydrates and sugar cause weight gain, ang totoo po ay kailangan lang ng, nasabi ko na kanina, kailangan lang balansin. Ito yung mga tanong, kaya na po ang sasagot. Makita natin how much do we know. How much is the recommended daily intake of salt for an adult? Gano'ng kalami dapat? Hula? Pastor? Ang answer po diyan ay number 2.
Kano kadami ang kinakain natin per day? Hindi lang yung nilalagay sa ulam, kasama na yung daing, kasama na yung pagkain ng mga chichirya na maraming maraming salt, at kung ano pa. Sobra-sobra kinakain. Kaya po ang taas na nag-indias ng high blood. Okay? Snap po na, number 2. Paano natin pababain ang ating salt intake? Ibisyan po natin basahin para hindi matagalan. Basa lang po ng tahimik. Bigyan ko kayo ng 3 seconds. Napakahalaga yung number, yung muli. Read food labels. Yung pong sodium salt po yun, pag nakakita kayo sa mga pakete ng pagkain, may nakalagang salt, sodium yung po ang salt. Ngayon sa US, ginawa na nila yung potassium kasi yun yung dinakakos ng high blood. How much is the recommended daily intake of sugar of an adult? Gula, ulit. Gula. Number one. Ha? Nanaw-dabab lang sa kalilipas ako. Number two din po, 5 to 9 teaspoons. Pero yan ay nakadistribute, hindi yung kinukutsara mo lang na galing sa sugar mo. Ang tinapay, may sugar. May oil din yan, madami. Ang kanin, yan po'y may sugar din. Hindi yung sugar na ano, pero yan po'y pag pumasok sa katawan, nagiging glucose. Yung glucose, ang blood sugar, tinatawag. Kaya kahit hindi ka mahilig kumain ng cake, pag ikaw naman kung kumain ng kanin, ay sa isang kainan ay siguro yung nakakatatlong pataas na tasa ng kanin, pwede ka pa rin magka-diabetes. Diabetes ka yun. Kung kakain kayo ng matamis, ang potato po mas malang bababa ang tawag nila natin, glycemic index, kaysa sa ibang klase ng ano, kaysa kanin. Kaya sa gabi, instead na kanin, pwede kayo kumain ng nilagay at kamote. Yan. Mas lower pa yung kasama kasi hindi walang tamis. At saka yung taro, yung gabi. Pero mas lower din ang patatas kasi wala yung ano. Sa ibang bansa, saan mura ang patatas, kagaya sa Africa, yung patatas ay kinakain nila ng basta nilaga lang. Kahit sa India, sa Mizoram, pumunta kami doon sa Ukraine. Patatas sa kanila ay parang kanin. Nilaga lang, kakain na. As is. Opo. Ano daw po ang ating, ang ginagamit para malaman ang ating timbang, ayaw natin tumaba. Ay, ito'y mahirap ipaliwanag pa sa inyo. Ito ay all of the above. All of the above answer dito. Ito po yung tinatawag sa BMI. Para makalaman natin kung ano. Ang ating laki ay base sa ating tangkad. Siyempre, pag matangkad ka, kailan, mas mabigat ka. Hindi ibig sabihin na overweight ka. Dahil lang sa inyo. So, ang correct po dyan, number 2. Tatawag po niya yan. Or yung number na yan. 18.5 to 24.9. Para malaman nyo kung overweight ka. Tatapunin nyo ha, number 2. Okay? Yan po yung body mass index. Pagka ang iyong BMI ay yan. Tingnan na lang po ninyo at meron ako papakita sa inyo chart na susunod. Overweight ka pag more than 25. Ito po ay numerical value based on the relationship between body weight. Excess body fat po yan. Kanyang pang pag-compute. Pero hindi nyo kailangan compute-in. Pagtingin nyo sa internet, makikita ninyo ang BMI, ang paano mag-measure. Weight divided by height is meter square. Yan, tingin po kayo dyan. Kunyari ako ay 5'4". Pero sa baba. 5'4". Tapos po ako ay, ang timbang ko ay, halimbawa ay 55. Idea 55 kayo sa banda dito. Pag ako'y nag-fall dito sa grid, 5'4 ako'y nandito. Ay ako ay normal ang BMI. Kunyari ikaw ay 62 ba? Sino ba dito ang nakakaalam ng kanyang height at timbang? Kayo po, ano po ang inyong height? At height muna. 5'3 and a half. 5'3 and a half. 5'3 and a half. Ay di nandito po siya sa gitna dito. Sa gitna. Ano
mo. Tapos siya ay 62, nandito ang 62, sa banda rito. Eh yung ipa-plot, 62, itatapat natin sa 5-2. Abay, normal pa rin daw kung 62. Pero pag ikaw ay 5-2 lamang, maliit ka, at ikay tumitimbang ng 80 kilos, abay, overweight na dito kababagsakan eh. O 72. Pag ikay umigit sa 70, at ikaw naman ay 5-2 lang, at i-overweight na. Kaya kung kayo nakakalam ng iyong height, tingnan na ninyo. Kung kayo'y saan bumagsak dyan. Mas mataas ang BMI, mas mataas ang chance o ang risk ninyong magkasakit. Okay? 5-5. Tingnan mo. 5-5 dito, oh. Tingnan mo. 5-5 ka dito. Anong timbang? 50 plus 56. Ay, kayo nasa normal. Ito dito lang yun, eh. Okay? Yan po'y makikita sa internet. Nasa internet po yan. Kaya, nagkaroon, maliit pa tayo. Meron tinatawag na, anong tawag yan? Food pyramid. Yan, food pyramid. Ngayon sa food pyramid, in-include na yung water kasi nakita ko kung anong halaga nasa base. Mas nasa base, mas nasa baba, mas maraming intake. Okay. Ngayon, ito ang main test. Binit may version A, pabago ng pabago. Pinapalitan. Sa ayon sa pagbabago rin ng ating lifestyle. Bawat halos, bawat country, hindi naman lahat, pero halos bawat country may sarili niyang food pyramid. Ito'y sa US. At naipakita doon, magbagamat ang tawag dito'y may food pyramid, ay isinama ng exercise. Kasi na-realize ng tao, ng World Health Organization, na hindi sapat ang pagkain. Kasama talaga ang exercise. Kaya sa food pyramid nila, dinagdag na yung hangga na ito, ibig sabihin na yung exercise. Pero ngayon, dahil nahihirapan ng mga tao mag-isip, ano ba ibig sabihin ng one serving, ng two servings, ng three, yan ay mga nutritionist na may alam. Ngayon, ito yung latest na ito inaugurate ni Michelle Obama. Pag tuwing kakain ka, tawag ito yung night plate. Meron din sinasabi si Jaya na may latest at tawag daw ay Pinoy Pinggan. Pinggan Pinoy. Na pagtitingin ka sa ito, na pagtitingin ka, kung kakain ka, pagtingin mo sa plato mo, tingnan mo. Ang 30% ay vegetable, 30% ay kanin, or mga kamote, ang 20 ay fruits, at 20 ang protein. Ganyan ba kumain ang Pilipino? Hindi! Ang Pilipino pag kumain, more than 100 kanin, at kapirasong isda. Tama po? Ang gulay ay isang kutsara. Pero para po alam natin na tama ang ating pagkain, memorize natin na yan. No. Oh, maraming gulay. Oo, vegetables kasi ang dami ng grains. Eh, oh, kung gano'ng maraming kanin, gano'ng di karaming vegetables. Okay po. Madaling tandaan na nun. Yan po ang mga pamamaraan. You just read with me. Kung paano natin mabawasan ang taba sa ating pagkain. Yan. 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 Itong serving size, siguro sa ibang pagkakataon na natin pag-aaralan ito. Yan po yung mga serving. Pag sinabi ko, one serving rice, one cup cooked rice. Yan po. Hindi na natin ito, mahuhubos po ang oras. Pakita ko lang po sa iyo. Meron akong nabasa sa isang hospital, meron siyang pamphlet na pinamimigay yun sa Africa. Isang hospital, private hospital na ang nararap ay Indian, may aray ay Indian. When diet is wrong, medicine is of no use. When diet is right, medicine is of no use. So kahit ikaw ay inom ng gamot, pagpababa ng cholesterol, etc. Pag mali ang diet mo, walang kwenta yung inom. Binigyan ka ng para sa upo, hindi ka manumihin ito ng pagsisigarin ko. When diet or lifestyle is wrong, medicine is wrong. Walang kwenta. Pero pag tama ang diet, hindi kailangan ng gamot. Tama po? Tama po? Yan po. Yan po ang ating gawain. Ipasahin ka lang po ng mabilis. Gawain po natin bilang mga magulang. Papaaraw natin, mapapalakas ang health message na lalo yung mga
dinayon sa atin ni Ellen G. White. Unang-una po sa lahat, tayo ay maging mabuting example sa ating mga anak. Huwag natin pakain. Huwag kong inumin ito, bawal sa bata. Pero sige kang inum ng inum. Hindi pwede sa ito, bata ka. Ano mong makakaibang katawan ng bata para naman kayong tao? O kaya, kumain ka nito, kainin mo ito, di maganda sa bata. Hindi ka naman kumakain ng karos, pipilitin mo yung anak mo kumain ng karos. Dahil anak mo lang siya at kaya mo paluin pag gusto mo at hindi kumain ng karos, tayo pa'y maging magandang example. Responsibilidad po natin ito. Ito naman po ang sa exercise. Be-mentioning ko lang mabilis at ito po'y mga dalawang slides na lang, tapos na po ako. At least 30 minutes of cumulative physical activity, moderate in intensity for most days of the week. So 30 minutes, moderate intensity, 4 or more times a week. Kahit mag-exercise ka ng oras, kung ginagawa ng mag-exercise ka ng isang oras, kung ginagawa mo na may tuwing linggo lang, hindi po yun sapat. Okay? Hindi po sapat. Ang sabi sa Deuteronomy 11:19, and Jesus teach them God's commandments. You shall teach your children, speaking of them, when thou sittest in thine house, when thou liest down, and when you rises up. Ibig sabihin, tuturuan natin ang ating mga anak kailan? Sa lahat ng kumakain, naglalaro, ano man ginagawa, tuturuan natin sila. Anytime, every time, all the time, tuturuan natin sila. Ano po? Paano? Sa tulong ng Diyos. Hindi po madali maging magulang. Alam ninyong lahat na mga magulang yan. Hindi madali maging magulang. Mahirap. Kaya kailangan natin ang tulong ng Diyos. Ang sabi nga ni Ellen G. White, we must educate pleasantly and intelligently. Bakit ulit ng tatlong beses? Bakit kailangan ulitin ng tatlong beses? Kasi binibigyan ng emphasis na pakahalaga. Inulit ng tatlong beses, educate. Yan po ngayon ang advocacy namin ni Pastor. Kaya kami ay nagpupunta ko sa ating writing. Punta kami at we want to educate kasi po yan ang ating payo sa atin. Example in education are the most effective methods to promote health change. Edukasyon at magandang ehemplo. Paano ko magsasabi sa inyo ng mag-lose kayo weight kung ako na may napakatama? Kaya kailangan mo akong tumaba para maging magandang ehemplo. Ano? Okay? Life is not merely being alive but being well. Why ka nga? Ikaw na may bedridden. Hindi natin gusto yun. Yan po ang mga magagandang kasabihan. Gawin natin kung anong pinapayo ng Diyos at maging ligtas tayo sa anumang pagkakasakit. Magandang pagkakot. Maraming salamat po sa inyo. Magandang pagkakot. Salamat.